Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo, the Feast of the Conversion of Saint Paul. Tayo ding lahat, marami tayong pinagdarasal na magbago sa ating buhay. Pinagdarasal natin na magbago ang ating kalagayan, naway mabayaran natin ang ating mga utang. May mga nagdadasal na magbago ang kanilang karamdaman, na manumbalik ang lakas, sigla at mabuting kalusugan sa kanilang buhay. Marami din pinagdarasal ang pagbabagong isip at puso ng kanilang mga minamahal. Mga kapatid, ang pagbabago ay nag-uumpisa sa kagustuhan at ito ay pinagpapatuloy at nagiging ganap lang sa grasya ng Diyos. Kaya naman, habang daladala natin ang ating mga iba't ibang dasal at dalangin, minsan pa tayo din kilalanin natin ang mga pagkakataon na kung saan hindi pa rin tayo nagbago, nanatili pa rin tayo sa ating mga pagkakasala, naway sa awa ng Diyos, maging karapat-dapat tayong makinig sa Kanyang salita at makatanggap sa Kanyang banal na katawan at dugo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangaral ni Apostol San Pablo. Ipagkaloob mo sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay. Kami mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo. Sa tulong ng kanyang halimbawa, ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanang maaasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautosan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. At pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasub ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig
na nagsabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ako'y sumagot, Sino po kayo, Panginoon? Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. Tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig ng nagsalita sa akin. At aking ding itinanong, Ano po ang gagawin ko, Panginoon? Tugon sa akin, Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan, at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko, at sinabi sa akin, Kapatid na Saulo, makakakita ka na. Noon di na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ang lahat ng bansa, siya ay purihin ang lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabuting tao. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpapabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan.
Sa pangalan ko, magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Sabi po minsan ng isang pilosopo that whoever fights monsters should see to it that in the process, they wouldn't become monsters themselves. Ang ganda po, no? Kung lalabanan mo ang mga halimaw, siguraduhin mo na hindi ka magiging halimaw. Kung lalabanan mo ang masama, siguraduhin mo sa iyong pakikipagdigma na hindi ka magiging masama. Pero hindi po ba yan madalas ang nangyayari sa ating buhay? Kung minsan, meron sa atin, ayaw ang mga nagbababae, ayaw ang mga hindi tapat. Pero kung titignan mo kalaunan, sila yung mga nakapagbabae, sila yung mga hindi naging tapat, sila yung mga nagtaksil. Meron po mga iba galit sa bakla, pero mabibigla ka na lang, ang totoo pala, bakla siya. Meron din po galit sa mga chismosa, pero kung titignan mo ang buhay nila, sila pala yung pinakamalaking chismosa sa barangay. Hindi po ba? Meron din po mga tao, pag magsalita, galit sa mga corrupt, pero nakakabigla, nung sila na ay naupo sa pwesto, aba, sila pala yung pinakamalaking corrupt. My dear friends, remember that when you fight evil, you should be careful of not becoming evil yourself. Hindi po ba si San Pablo, bago po siya nagbago, ang pangalan niya ay Saulo? Inamin naman niya pinapapatay daw niya mga Kristiyano. Pinapakulong niya yung mga naniniwala kay Kristo. Sa buong isip niya, ginagawa niyang kagustuhan ng Diyos. Kumbinsido siya na walang mali sa kanyang ginagawa. Di ba totoo yung kasabihan? Ang mga nakikilaban sa kasamaan ay sila mismo ay nagiging masama. Pero salamat sa Diyos, itinuwid siya ng ating Panginoon sa tamang daan. Kwento din ni San Pablo na ang muling nabuhay na si Kristo ay nagpakita sa kanya, narinig niya. And that is the good news, my dear friends. That yes, God uses us to fight evil, to correct what is wrong. But believe that God ultimately will guide us and God will ultimately win in this battle. Kailangan po mag-ingat din tayo, mga kapatid, na hindi ibig sabihin, kala mo ikaw ay mabuti, kala mo ikaw ay matuwid, na hindi ka na mapapasama. Even good people can become bad. And well-meaning persons will eventually have evil intent. Pero hindi naman po hahayaan ng Diyos na maghari ang kasamaan. God will not allow evil to remain forever, and God will change the hearts of evil persons. Yan ang pangako ni Yahweh sa propeta na si Ezekiel. Sabi niya, I will give you a new heart, a new spirit. I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. Napakaganda. Pero habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, yan ang kailangan nating harapin. Andigmaan ang labanan ng mabuti at masama. Paano ba malalabanan ang masama na hindi tayo mapapasama? That is a good question. How can we fight the evil one without becoming evil ourselves in the process? How can you convert what is bad without being bad yourself? Tatlong bagay lang po. Una, tandaan natin na tayo po ay mahina, na tayo po may kakayahang maging masama. Recognize, my dear friends, that we have the tendency to become evil.
Unawain niyo po na habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, hindi natin maiiwasan na tayo ay mahulog sa tukso at tayo ay makagawa ng mga masasamang desisyon. Ang tawag po ni San Pablo dyan ay ang tinik ng laman, the thorn in the flesh. Tama nga naman po na tayong po mga tao, pagkagaling-galing mo man, ikaw ay magkakamali. Pagkabuti-buti mo man, ikaw ay mapapasama. Kahit na gaano ka kalakas, ikaw ay manghihina. Kahit na gaano ka kadisiplinado, minsan ikaw ay tatamarin. Kahit na minsan ikaw ay inspired, mawawalan ka din ng gana. Talam niyo po ang mga santo noong unang panahon. May isa silang dasal na paulit-ulit hindi nakakalimutan. Kaya nga sila ay naging mas banal, naging mas mabuti. Inaamin nila ang kanilang kahinaan. Alam nila ang kanilang mga pagkakasala. One of their beautiful prayers that they keep on repeating and repeating is this. They say to God, Lord, have mercy on me, a sinner. Kung maaalala niyo po, yan din po ang dasal noong publikano, noong tax collector doon sa templo. Yan po yung kwento ng ating Panginoon na pinuri niya. Sino ang banal? Sino ang mabuti? Hindi yung nagmamalaki sa kanya mga ginagawang kabutihan. Sino ang banal at mabuti? Sila yung mga taong kinikilala nila na sila ay mahina, na sila ay makasalanan, na sila ay may pagkakamali sa harap ng Diyos. Mga kapatid, mag-ingat po kayo pag wala kayong nakikitang pagkakamali sa inyong buhay. Mga kapatid, mag-ingat po kayo pag pinaniniwalaan nyo na wala kayong kasalanang ginawa. Dahil pag sinabi mong wala kang ginawang mali, wala kang ginawang kasalanan, o wala kang kakulangan, ikaw ay nagkakasala na. At ano po ang kasalanang ginagawa mo? Pag sinasabi mong wala kang kasalanan, ang tawag dyan ay kayabangan, kahambugan, kataasan ng loob. When you do not see that you have done no wrong, when you see yourself as perfect, then you're becoming self-righteous and proud. At sino po bang kinamumuhian ng Diyos? Kung hindi yung mga nagmamalinis, pinakaayaw ni Jesus ay yung mga nagmamataas ng loob. Sino ba ang pinabagsak ng Diyos? Kung hindi ang demonyo, puno ng kayabangan. Ah, kapatid, kung man nilalabanan mo ang masama, kailangan aminin mo na pwede ka ring mapasama. Aminin natin na hindi tayo perpekto. Oo, kailangan nating ituwid ang masama, pero mahalaga na kailangan tayo'y nagpapakumbaba. Amen? Recognize that you are not perfect. See your weakness before the Lord. Pero pangalawa, we have to imitate someone who is good and holy. Kailangan meron po tayong sundan na mabuti at banal. Sabi po ni San Pablo, be imitators of me as I am an imitator of Christ. Alam po ni San Pablo na hindi siya magiging banal kung wala siyang susundan, kung wala siyang paparisan, kung wala siyang gagayahin. Remember that we become by following someone else. E tayo pong mga tao, we are social beings. We become who we are with. Sabi nga po, you are the 10 people that you are with. Nagiging ikaw yung mga kasama mo. Kaya nga, kailangan natin suriin sino bang ating mga kaibigan. Kailangan tayong mag-ingat kung sino ba ang ating pinakikinggan. Find a good role model. Find an inspiration in your life. Doon lang tayo magiging mas mabuti habang humaharap tayo sa kasamaan ng mundong ito. Alam niyo po, kahit na ako ay naghuhumilya, nangangaral sa inyo, ako din po ay nakikinig sa mga ibang naghuhumilya, nangangaral at nagtuturo. Because I recognize my own weakness also. Alam ko din naman po na hindi ako perfect. At nauunawaan ko po that I cannot inspire others if I am not inspired. Pero paano ba ako mapupuno ng inspirasyon? Kailangan meron din iba na magpuno sa akin ng inspirasyon. Hindi po ba? A pastor needs pastoring. A mentor needs mentoring. Kung paano po kayong mga magulang,
As a parent, you also need parenting. As a teacher, you need also someone to teach you. Yan ang pagkukulang na napakarami sa atin, kaya tayo nagkakamali. Kala natin pag matanda na tayo, alam na natin ang lahat. Hindi po ba? But as long as you are alive, remember this, you should embark on a journey of lifelong learning. Hindi pa po tapos ang ating pag-aaral. Hindi pa tapos ang paghuhubog ng ating pagkatao. At hindi ka magiging mas mabuti at banal kung mag-isa ka lang. Kailangan mo ng ibang tao na sa tingin mo ay mabuti, banal, matino, na makakatulong sa iyo, na magtuturo sa iyo sa daan ng kabutihan, ng katinoan, at ng kabanalan. Amen? So I think it is very important to us, who do I follow? Sino ba ang aking sinusundan? At maganda din na itanong, do I really follow Jesus? Ang Panginoon, siyang nagsasabi, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Gusto mong mapuksa ang masama na nangyayari sa iyong buhay? Gusto mong maglakad palagi sa daan ng kabutihan at hindi ka maliligaw, hindi ka mapapariwara kung nakasunod ka palagi sa Panginoon. That is the second. Find someone who would lead you to a life of goodness and holiness. Ang unang-una palagi sana dyan ay ang Diyos. Amen? Pangatlo at kahuli-hulihan, admit that we need the grace of God. Admit that we need the grace of God. Mga kapatid, we can never win against evil by ourselves. Dahil mahina po tayo. Ano ang sabi ng Panginoon kay San Pablo habang siya'y nagdarasal? Sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is enough for you, for my power is perfected in your weakness. Huwag tayong magmayabang dahil ang mga taong pilit nilang inaangat ang kanila sarili, alam natin sila'y bumabagsak. Pero pag inaamin natin na hindi ko kaya, yan naririnig ng Diyos. Yan ang inihintay ng Diyos. Dahil hindi kayang tulungan ng Diyos ang nagsasarili at lumalayo sa Kanya. Sinong inaangat ng Diyos? Sinong tinutulungan niya? Ang mga umaamin na hindi nila kaya. Bakit napapasama ang tao? Kasi kala niya, kaya niya ang lahat. Ano po ang sabi ni San Pablo? I can do everything in Christ who lives in me. Inamin naman po ni San Pablo, hindi niya kaya. Kaya naman, yan ang naging daan bakit siya'y tinulungan ng Diyos. Inamin ni San Pablo, wala siya. Kaya naman, siya'y pinuno niya. Tandaan niyo po, kung wala ang grasya ng Diyos, mahuhulog at mahuhulog ka palagi sa masama. We are only perfected through the grace of God. Ano ang kasabihan? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kailangan natin palagi ang awa ng Diyos para maging buo, para maging ganap ang ating buhay. Amen? Mga kapatid, bago niyo po baguhin ang ibang tao, tandaan niyo ito. Siguraduhin niyong baguhin niyo muna ang inyong sarili. Dahil pag hindi ka pa nagbago at pinipilit mong binabago ang ibang tao, mapapasama lang sila sa iyo. Pagpilit mong inaayos yung iba, pagkatapos ikaw hindi ka maayos, anong magiging bunga? Hindi magulo, di po ba? Yan nga mga kapatid, kung gusto nating magbago ang mundo, saan tayo kailangan mag-umpisa? Sa atin, sa iyo. Sa isip mo, sa puso mo, at yan yung ating ipagdasal, tayo'y magpatulong sa Diyos. Sabihin natin, Panginoon, tulungan mo ako na magbago. Tulungan mong mapabuti ang aking buhay para maging daan din ako ng kabutihan ng iba. Kung man ikaw ay makikilaban sa masama, kung pilit mo mang gustong ayusin ang hindi tama, tandaan mo na ikaw ay mahina, na ikaw ay pwedeng mapasama, na hindi mo kayang baguhin ang lahat na mag-isa. Kailangan mo ang tulong na mas makapangyarihan sa iyo, ang Diyos. At kung gusto mong maging mas mabuti, maging perpekto ang lahat, kailangan nating magpapuno sa grasya ng Diyos. Ito yung ating dasal at dalangin, at sabihin natin, San Pablo, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Ipanalangin natin ang misyon ng simbahan
at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos ni Kristo, ating ipagdasal at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa Francisco, Arzobispo Florentino Lavarias, mga obispo, Reverendo Padre Joel Jomarsus Gatus at mga pari, naway maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo, maging sa mahihirap na pagkakataon at mga panganib na lugar, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nag-aalinlangan at nasisiraan ng loob, naway matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming manunubos, habang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik loob sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawahan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawahan mo kami, Jesus. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagganap namin sa banal na pagdiriwang, kami naway lubusan maliwanagan ng Espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siya'y suminag kay Apostol San Pablo para maipalaganap ang iyong kaningningan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumahin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, tinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pananatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailanman. Kaming sambayanan dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kami naririto na tagapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan ng iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalam na paririto.
ito sa ngala ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin, kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, tayo ngayon ay magkaisa sa panalangin Ama namin. Sa lupa
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya naway magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago natin baguhin ang ibang tao at ang mundo, hilingin natin na tayo ay magbago. Dahil lalo lang mapapasama ang ibang tao at ang mundo kung tayo ay nananatili pa rin sa kasamaan. So let our prayer be, create in me a clean heart. O Lord, have mercy on me, a sinner. Tayo'y magtiwala na sapat ang grasya ng Diyos na tayo ay baguhin at itong maging daan ng pagbabago ng ating mga minamahal at ng mundo.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos at kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.